So, masyadong mahaba yung video na to na ginawa natin, pero I'm pretty sure at least kahit papano may natutunan kayo dito, or meron kayong nabigyan ko kayo ng idea, kasi nakakabwisit lang eh. Nakakabwisit lang at nakakapanghinayang na yung mga iba nating mga kababayan is naloloko with these online scammers. In this video, itatopic natin paano mo malalaman at paano ka makakaiwas sa mga online scammers sa pag-a-apply dito sa Canada. This is based dun sa mga kwento, this is based doon sa mga nakausap kong tao. So if this is your first time watching me onto this video, my name is John. I am a content creator ng Buhay sa Canada and not affiliated to any recruitment agency as of now. Hit mo na rin yung subscribe button natin para mas maging updated ka sa more upcoming videos ng Buhay sa Canada. This is serious na dapat mong i-watch out. So let's begin. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norbit Mountain. Pinalik ng park. So for the past few days, I've been answering or I've been chatting with you sa Facebook page natin na John Tigno. And marami ako nare-receive ng mga messages every day, and I really do apologize if hindi ko pa nasasagot yung message mo, pero I see to it that if really I do have a chance para masagot yung mga tanong ninyo, nag-e-effort po talaga akong mag-message back sa inyo. But for the few couple of days, meron akong mga nakausap, and this is really alarming me a lot, big time. Kasi nga, anim sa mga nakausap ko, they inform me na na-scam sila, or they feel like na hindi nila trusted yung kausap nila doon sa mga job offer or even sa mga online na mga in-applyan nila. So nagtatanong sila sa akin, Sir John, is it a legit one na may nag-offer sa akin, may na-receive akong email para doon sa mga job offer? So most of them, they were victim of an online scam. So tinake down notes ko yung mga ginawa or ano yung mga dapat nating i-watch out para hindi na maulit ito. And sadly, may isa ring Facebook page na gumagamit ng picture natin, at marami na rin sa mga followers ko or followers natin dito sa YouTube and even sa Facebook page natin na nag-warning sa akin na ginagamit nga yung ating picture para makapang-akit, para makapag himok or makapag-invite na mag-apply sa kanila. Usually ang pinaka-post niya is job cleaner, yung mga cleaner or her, so basta yun yung mga job posting niya. Now, I will want to clarify this na I am not affiliated or hindi po ako affiliate sa mga Facebook pages na nagre-recruit ng mga tao papunta dito sa Canada. So, if in case merong nakita mo yung picture ko or may kakilala ka at pinakita sa inyo na ina-advertise ko tong agency na to or any recruitment agency without my knowledge or giving an approval or a consent na legit to, definitely huwag po kayo magtitiwala. So I will give you a 4 things to watch out para malaman kung online scammer ba yung kadil ninyo, and I will give you 5 tips. Yes, 5 tips para maiwasan ito. If you receive an email that there is a job opportunity for you to go here in Canada, and they said they are an employer or a job employer, tapos sinendan ka ng form to fill up all your necessary information, tapos pero minsan hindi mo matandaan na nag-apply ka or nag-send ka ng resume or ng credentials mo doon sa kumpanya na yon. Now, this is something that to worry about, kasi minsan may mga online scammers that has ability to track down or to check or
to go online and to access your information na saying na meron silang job opportunity na you are qualified for this job offer and this is all the details and kailangan mo lang fill upan yung form. Now, make sure na in-applyan mo yung trabaho na yon or nag-apply ka doon sa online na yon. Always, always keep track doon sa mga in-applyan ninyong mga job website. Kasi doon lang, at that point, doon ka makakaiwas. Nakakuha ko ng email saying that I have a job offer. Pero ang tanong, in-applyan mo ba or pumunta ka ba doon sa job website na yon or yung ba yung trabaho na in-applyan mo, doon ka ba nag-send ng email address? Or doon ka ba nag-send ng resume sa email address na yon? So make sure you keep track doon sa lahat ng ina-applyan yung job website or ng job na trabaho. Second na dapat i-watch out is this. Once an online scammer, na-fill up mo na yung form, na-fill up mo na yung mga necessary documents, they will ask something na dapat maging aware ka na or magkaroon ka na ng red alert. They are asking now for a payment. Now, for a payment, asking also for an ATM number or a mode of payment. So, as you can see, no, if there is a payment asking ng mga job employer para makapasok or para makuha mo yung job offer, all you have to think of this. Kapag meron kang job employer, meaning they have the demand or they have the need for your skill to be hired by them para makapagtrabaho sa kanila. So, they don't have the rights to get a job payment. So, yung po yun, no? So, kapag may job employer, pag nag-ask ng job payment para sa mga processing ng kung ano-ano, dapat po wala pong job payment sa mga, I mean, wala pong mga bayad sa mga ganyan. The only reason na magbabayad ka is to have your work permit or even yung IELTS mo or even yung ECA mo or yung Education Credential Assessment. That is the only thing na alam ko na magbabayad ka lang, pero yung work permit can be applied sa job website ng Canada, which is the www.cic.gc.ca. Kapag yan, kung yung kausap mo, hiningin ka na ng bayad or kailangan mong bayad sa ganitong processing, sa ganitong ek-ek, kung anong reason nila, watch out for that. Hindi ka dapat magbayad sa mga ganyan unless you will hire an agent or an agency na meron kang pipirmahan na contract or sign agreement na yung agency is siya yung bahala mag-process sa inyo lahat. Dapat meron kang i-sign na written agreement na yung payment na ibabayad mo is dapat nakalist din yun kung ano yung gagawin nila. But so far, if you're doing it as a do-it-yourself or sarili mo lang na nag-a-apply ka sa mga job employer dito sa Canada, watch out for that. Kapag nagtanong na sila na sa inyo ng job payment, there's your hint. It could be an online scammer. Marami na akong nakausap or yung anim or sa in the previews na mga nakakausap ko is na online scam nga sila. And they were asking for me na ano ba yung dapat nilang gawin. Is there any process na pwede nilang puntahan para ma-retrieve yung pera nila dahil na scam sila. So, unfortunately, mahirap pong matrack yung mga na-online scam kasi mabilis lang din sila magpalit ng mga website, mabilis lang din sila magpalit ng Facebook pages or kung ano man yung ginagawa nila. Napakahirap pong matrack ang mga online scammers, kaya be aware of it. Kapag nag-ask na ng payment, that's your hint. It could be an online scammer. Next thing na dapat i-watch out ninyo is that job interview. Meron ka ng job interview ka agad. It's via through phone or through webcam or face through web chat. So, kapag may job interview ka na kaagad, without sending your credentials to them, nor sending your resumes
or even certificate to them at may job interview ka na, that is something that you really need to watch out. Keep in mind that Facebook pages and website can be easily created and easily be deleted. So, napakabilis lang po mag-create ng mga Facebook page, sinabi ko kanina. Now, doon ka lang magtaka kapag may online ka or you're active on sending your resumes through emails, tapos meron kang job interview kaagad upon sending dun sa mga wala ka pang sinesend sa kanila or even resume pa lang sinesend mo. Keep in mind na dapat lahat ng documentations mo is intact. Now, to remind you, yung mga online scammers na yan, mabilisan yan. Ang gusto nila, ang transaction mabilis. Bigyan ka nila ng job offer, job interview, and then job payment. So, ganun yung transaction yan. Gusto nila mabilisan. Ayaw na nila na nag-iisip ka pa. Dapat rush. Yun. Or yan din, isa rin yan sa mga dapat mong i-watch out na nirarush ka nila. Kasi it is valid for only this time period. Kapag hindi mo nakuha to, sayang, mawawala na. So, yun yung isa sa mga dapat nyo i-watch out. Kapag minamadali ka rin ng mga scammers na yan online. Kasi, sa totoo lang, hindi mo naman din sila kilala. So, next na dapat nyo i-watch out is that they do, is there any office na meron kayong makikita? Is there any person na pwede nyo makausap? Is there any phone number or even address na pwede nyong makita physically or pwede nyong puntahan personally? Now, if wala at sinasabi lang nila na it is an online application, now that is your fourth hint. And ang magiging mode of transaction nyo lang is through online, through Facebook, through Viber, through WhatsApp. So don't ever trust the person on the other line na hindi mo naman nakikita, na hindi mo naman nakakausap at walang official website or even official address na pwede mong habulan. Kasi this is what I call the fly-by-night. The fly-by-night na hindi mo mahahabol kapag nawala na sila. This is the company or agency na active ngayon. Now, active sila ngayon. Papakita na nila na we have an office. Papakita nila sa picture na we have a phone number that you can call on. They are the active ones sa ngayon na kailangan rush lahat within 1 to 3 weeks processing. Yan yung mga lagi mong makikita. It's going to be an easy process, easy way to go to Canada, blah, 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 blah. They have their time limit na at least 1 week to 2 weeks. Dapat makuha na nila yung pera mo. That is something that you need to watch out for. They are the fly-by-night. Active sila ngayon. By tomorrow, wala na sila. They don't exist. Kasi napakadali lang magpalit. Sabi ko nga sa'yo, madali lang magpalit ng Facebook page. Madaling gumawa, madaling mag-delete. So that is something that you really need to watch out. So, I write down the tips that you need to keep in mind. Tips that you need to keep in mind. First tip, 95 of the agency or immigration consultant operating via website or anything outside Canada is not legit. Again, 95% of that is not legit unless they are registered with the IRRC and they have an office that you can check on sa mga job website or even physically that you can check their office, or unless it is recommended by your friend na nakapunta na dito sa Canada. So that is one tip na dapat nyong malaman. 95% via website, they are not legit. Operating outside Canada, they are not legit. So mabibilang mo lang talaga. So again, nagawa tayo ng video regarding on how to check kung yung agency mo or yung consultant mo is
legit, go check out sa video list natin. Then, and then if it is also recommended by your friend, hindi yung friend ng friend ng friend mo. Dapat yung totoong kaibigan mo na personally nakapunta sa Canada through to this immigration. So, yun lang yung dapat mong pagkatiwalaan, hindi na wala ng iba. Second, all work permit application processing is via the official government website of Canada, which is our www.cic.gc.ca. All the processing of the payments goes there. Even yung mga citizenship, PR application, even work permit, student pathway, nandoon po yung process kung paano kayo makapagbayad, and the only mode of the only mode of payment is through online payment doon sa official website na yon. Now, do not transact any money transfer when it regards of getting a work permit. So again, do not do a money transaction online via to a person for transferring money. Kasi it is illegal to get money to somebody, lalong-lalo na hindi mo kakilala, na magta-transfer ka lang. 10,000, 20,000, and more, delikado na yun. Malaking pera na yan para sa atin. And with those online scammers, tandaan nyo, if you will able or successfully transferred to them na at least 10,000 or 20,000 kung ano mang processing na sinasabi nila at processing fee na sinasabi nila, they will ask for more. And that is something that you need to watch out. They will ask for more na nakapagbayad ka na sa ganitong processing, dapat bayaran mo pa tong isa. Tandaan ninyo, IELTS pa lang, 10,000 na. Susunda mo ng education credential assessment for another 10,000. Yung dalawang processing pa lang na yon, malaking pera na kagad yon. Kaya you don't need to shell out another money for another processing na hindi naman talaga kailangan. So that is something that you need to watch out. At kapag nakuha ang kanan nila ng pera, they will ask for more. At syempre, as a person, ikaw, nakapag-invest ka na, sayang na yung binayad mo, tutuloy-tuloy ka. But wait, I need you to stop there. If ganun nga yung nangyari at feel mo na ini-scam ka na or hinuhut-hutang ka na ng kausap mo sa other line, you need to stop. Please, you need to stop. Mas maganda na yung naloko ka na ng una, huwag ka na magpaloko ng pangalawa. Baka masundan pa ng pangatlo. At lalo kang malugi at lalo kang manghinayang sa pera at sa oras na ginugugol mo. Okay? You need to stop. Online scammers are the fly-by-night company or agency. They are the fly-by-night people who do not have time to wait for you. To wait for at least 3 to 4 weeks. They want an easy money in, easy money out. So, tatandaan ninyo, if you apply an online application to an any job offer dito sa Canada, it is always a requirement to have an IELTS, to have an education credential assessment. That is always, always a requirement. Now, with those people online scammers, hindi na nila aantayin yun. Kasi it takes a process to take the IELTS and the Education Credential Assessment. Sasabihin nila to follow, pwedeng to follow? No. Hindi siya pwedeng to follow. Dapat hawak mo na siya. So, if meron kang application, hindi nila hiningi yung IELTS score mo, hindi nila hiningi yung Education Credential Assessment mo, sabi nila, they can process it without it. That's a no-no. That's something that you keep in mind. Huwag agad magtitiwala sa mga job opportunities, sa mga job offer via email. Remember, you don't know who is on the other line or who is on the other side na kadil mo. So, huwag po kayo magtitiwala. Huwag po kayo magtitiwala kaagad-agad. A
alam ko, tayo mga Pinoy, madali tayo, mabilis tayo magtiwala, lalong-lalo na pag may mga job offer or job opportunities, or even, ang kausap mo is foreigner or puti. I don't know if it is a Canadian or American or even magaling lang talaga magsalita ng English on the other line. But see to it that huwag kayong magtitiwala agad, mapagmatsyag at mapanuri sa mga bawat kilos dahil ang pinag-uusapan natin dito is pera. Sayang ang effort, sayang ang pera kapag ikaw ay na-scam. Lugmok, luluha ka talaga dahil inutang mo yan eh. Or may iniipon mo yan or inutang mo yan sa mga kamag-anak mo eh. And last tip na pwede ko sa inyong bigay is know the process. Know the process, be wise, educate yourself what is in and what is out of the immigration processing in Canada. So, maging self-aware tayo kung ano ba talaga yung processing, kung ano ba yung mga requirements, kung ano ba yung dapat nyong i-watch out, kung ano ba yung mga in, papunta rito sa Canada. By being educated or by knowing the process on how to migrate here in Canada, it's a big help para makaiwas sa mga online scammers or sa mga bogus ng mga recruiter or mga bogus na agency. Naiinis lang kasi ako kasi with all those the effort na ginagawa natin, with all those trabaho para makapunta dito sa Canada, may mga tao pa rin talagang ang trabaho naman is manloko. So, yun nga eh, nakakabwisit ano. Pero, that's the reality. Kung walang magpapaloko, walang manloloko. So, yan po yung reality na dapat i-watch out. And that is the challenge na dapat nating harapin. Kasi you will never know kung sino ba talaga yung mga legit na mga agency or talaga makakatulong sa inyo. So, masyadong mahaba yung video na to na ginawa natin. Pero, I'm pretty sure, at least kahit papano may natutunan kayo dito or meron kayong, nabigyan ko kayo ng idea. Kasi nakakabwisit lang eh. Nakakabwisit lang at nakakapanghinayang na yung mga iba nating mga kababayan is naloloko with these online scammers. Huwag po tayong tatanga-tanga, sorry for my word. Pero ulitin ko, huwag po tayong tatanga-tanga sa mga bagay na nag-involve na ng pera at maging aware po tayo sa processing ng papunta dito sa Canada. And syempre, subscribe ka na rin dito sa channel natin para mas maging updated ka sa mga more upcoming videos natin. And even if you know someone na nakakaranas ng feeling nila na nai-scam sila or gusto nilang malaman ang processing dito sa Canada, please share our video para at least makatulong ako kahit papano na maging aware ka na to watch out yung mga ganung mga nabanggit ko kanina at yung mga tips. Nakakalungkot kapag naririnig ko yung istorya ng mga kababayan natin na naloko and they have no choice para ma-retrieve yung pera nila at nadadala sila na hindi na sila mag-apply ng Canada. Well, I think that's it for today. That's it for this video and I hope na ma-share mo tong video natin at I really wish and appreciate if you will subscribe onto our channel. Once again, I will see you onto the next video. A lesson learned is always a lesson to be shared.